Hello guys! Good morning, good afternoon, and good evening sa inyong lahat. Mga subscribers ko po, mga supporters ko po, binabat ko po kayo. Hi! This is your Ate Dings. Once again, ako po ay magluluto po ng napakasimpleng pancit bihon gisado po. Napakasarap. Promise. So, ngayon po, pag-umpisa, let's start po natin. Iluluto po ito. Yan. So, introduce ko po ang aking simpleng ingredients. Ito po ay Chinese coriander. Napakasimple, pampabango lang. Ito naman po ay yung nagluto po ako ng steam pork with salted fish. Ayaw nila ng taba-taba. So, inalis ko po yung taba-taba at sineta side ko po, ni-ref ko po siya for another use. Like, ako po, yung lunch ko po na magluluto po ako ng pancit bihon gisadong napakasarap. Promise. Ito lang po yung ingredients natin. Ang kalahating red onions. Itong spring onion, konti lang po ang ilalagay ko for garnish po. And disclaimer po, hindi po ako, I'm not promoting any product. Pero ito po yung aking lulutuan. So, ibaliktad ko po siya. Isang tipay po ng ating pancit bihon from Philippines. So, ito po yung aking iluluto. So, yan guys, ang ating pancit bihon. Unahin ko na po na lagay kasi huhugasan ko po lang siya para lalambot po. Ito po ay huhugasan ko po siya. Ito. Yan. Yan guys. Ayan, huhugasan ko lang po siya tapos itatapon ko po yung tubig. Ayan, pasensya na po kasi hinahawakan ng isang kamay ko yung aking cellphone. So ngayon, let's slice our fat pork. Ayan, slice ko po siya ng pino para ano, ayan po. Gusto ko lang kasi yung ano niya, yung mantika niya, hindi yung karne ang gusto ko dito. So, manipis po yung aking paghihiwa. Yan guys. Inihiwa ko pong ganito. Yan. Patapos na pong hiwa. So, ilagay po natin dito sa ating bowl. Yan guys. Ito po yung aking pangmantika. Next po ang ating sibuyas. Hihiwain po natin. Muna natin ang ating sibuyas and para madali pong mahiwa. Ayan. Ayan, hinugasan ko po ang ating sibuyas. Ayan. Tapos, hihiwain ko na po ngayon ang ating sibuyas. Guys, ang ating sibuyas. Ayan po ang ating sibuyas. So, na-cut na po natin ay ating spring onion. Ayan guys. Mahaba lang po yung cut niya. Ayoko na yan. Medyo dry na po siya. Yan na po yung ating spring onion. Yan. Yan guys, ang ating spring onion. So, everything is ready. Yan na po, ready na po ang ating mga ingredients na lulutuin. Yan. Ready na po. Ngayon, magpainit po ako ng kawali. Ayan. Ang ating kawali. So, ayan. Umiinit na. Tumusok na ang ating kawali. So, ilagay ko na po ito para iprito ko po siya hanggang lalabas po yung kanyang mantika. Okay. Ito po siya hanggang lalabas po yung kanyang mantika.
Ilalabas ko yung marsipan. Yan po, gumagawin yung sabot siya. Yan. Pag-ibusa na po siya. Yan po guys. Pag-ibusa na po siya. Gawin ko po yan hanggang maging golden brown yung taba ng baboy. Yan po. Umami na po yung mantika niya. Yan po guys. Oh, ang dami ng mantika. Ayan guys. Gawin ko yan. Iluluto lahat ng mantika ng marami. Ayan. Umami na po siyang mantika. Ayan po. Gawin ko po siya hanggang golden brown. Ayan. Lumiit na ng lumiit. Next po, ilalagay na po natin ang ating sibuyas. Sige, gisa na po natin ang ating sibuyas. Ayan. Ayan. Ayan, kumakalimuyak na po ang kanilang tango. Ayan. And ito lang po talaga ako magluto ng aking sariling life. Kung walang ingredients, kung ano na lang po ang aking mapupulot sa loob ng refrigerator. Ayan po. Ayan po yung mantika ng baboy. Ayan, gisado na po yung ating sibuyas. So, lalagyan ko na po ng tubig. Lagyan ko lang po ng tubig. Estimate nyo lang kung ilang para hindi po masyadong basa. Ayan. Para yung panlambot ng ating pansit. Ayan guys. So, ilagay po natin ang ating dark soy sauce. Ayan. Dito natin ang ating dark soy sauce. Ayan. Lagyan po natin ng black pepper. Ayan. Ayan. Simplahan po natin siya. Lagyan po natin ng kunting chicken powder. Ayan. Tapos, kunting asukal para ayaw kasi ng MSG. Tapos, tikman natin. Kung tama na yung timpla, lagyan na natin yung pansit. So, kulang pa ng asin. Lagyan ko ng kunting asin. Ayan guys. Lagay ko na po yung ating pansit bihon. Ayan. Ayan ang ating pansit bihon. Ayan guys. Palambutin po natin sa low fire ang pansit bihon. Ayan. Kasi na kailangan pong i-low fire muna. Parang kanin kasi yung bihon natin matakaw sa tubig. Ayan guys. So, yan na po. Ibubuhag-hag ko po yung pansit. Hindi pa rin siya pwedeng magkakahiwalay po yan. Ayan. Hanggang yan, nakakahiwalay na po siya. Madamihan po yata ng dark soy sauce. Brown na brown. Itong texture na ito, hindi pa po yan luto, guys. Ito, hindi pa po yan luto. Matigas pa po siya. Kaya luluto ko po siya ng low fire. Parang kanin na hihinayan natin hanggang hindi siya lata. Ganun. Yan. Pag makita nyo, guys, meron pa siyang sabaw. Ipapa-absorb ko lahat yan para yung luto niya is lutong luto, hindi umaasim ang tiyan natin. Kasi once na ang isang pansit gisado ay hindi masyadong luto yung pansit, mararamdaman natin sa ating tiyan na
umaasim po yung tiyan natin pag hindi masyadong luto yung pansit. Ako ganun po ako as observation ko. Kung ako'y ano, kung nasa handaan ako or ano, kainan. Yun ang inoobserbahan ko talaga. Hindi pa ako kukuha ng maraming, kunti lang at tikman ko muna. Kung hindi asim ang tiyan ko, luto siya. Malambot siya, kaso nga lang. Yun yung aking ano, umaasim kasi yung tiyan ko. Parang acidic ba? So yan guys, tumatalatalampik na. Parang na-preprito na po yung sound. So, luto na po yan. Ilagay po natin si coriander. Yan. Lagyan po natin ng lagyan po natin ito ng tangon. Kunti lang po, hindi ko lagay lahat. Ang para pang pabango siya at garnish niya rin. Ito nga lang po ang ating pancit bihon. Madaminaw ko ng dark sauce. Kaya brown. Ay, masarap guys. Ayan na po. Tapos na po guys. Ito na po yung ating finished product. Ito na po ang ating finished product. So, ahoyin po natin. Ito na po. Yan. Ating finished product. Yan po. Yan po yung ating finished product, guys. Na pansit bihon gisado. Hindi na po siya Pilipino. Naging negro na po siya. Pero masarap yun. Yan po. Yan. Ang sarap. Tapos dumating yung aking alaga na binata. Pumunta sila sa restaurant kumain ng yamcha. Ayan po. Dumating. Binigyan niya po ako. So,